Huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga susunod naming videos. Gretchen, handang isiwalat ang akusasyong may utang sa bungero si Bato. Mistulang linyahan sa pelikula o teleserya ang panibagong banta ni Gretchen Barreto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Mukhang tumitindi pa ang iringan sa pagitan ni Gretchen Barreto at Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng E-Sabong na negosyo ng kaibigan ni Greta na si Atong Ang. Matapos imbitahan ang kaibigang si Atong Ang sa isang Senate hearing kaugnay ng nawawalang mga sabongero kamakailan, hindi napigilang mag-react ng actress socialite Gretchen Barreto sa umano'y panga-grandstand ni Senator Bato de la Rosa. Sinita ni Gretchen ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Substances kasunod ang umano'y paggawa nito ng eksena sa Senado para makuha ang pabor ng manunood. Sinita rin ng La Greta ang mamahaling relo ng suot umano ni Bato sa Senate hearing. Sunod na binira pa nito ang Senador, "How did Bato ever become a senator?" Tingnan mo nga ang line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Ibato. Isa pa sa mga ibinuyag ni Gretchen, isa ring sabongero si Bato. Tumatalpak kasi yung tong si Bato na to eh. Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo. Kate, no. The truth will come out. Bato, soon. Hindi naman ito ipinagplas si Bato at sumagot sa mga maanghang na pahayag ng aktres sa social life. Yung unang-una, sinabi niyang mahal daw yung relo ko. Bakit? Siya lang ba may karapatan na nagsuot ng 85,000 na halaga na relo? Bakit? Hindi pala ako pwede? Mahal talaga yun para sa akin. Pero sa kanila, ewan ko kung talagang totoong mahal sa kanila yun. Tungkol naman sa alegasyon na Greta na isa rin siyang sabongero at tumatalpak din, tapos sasabihin po pa na mayroon daw akong utang, sabi niya may balance daw ako. Paano ako magkakabalance? Never naman akong nagsusugal. Never naman akong nagsasabong. Never in my life. Kahit once na nagbet ako sa sabong, hindi nangyari sa buhay ko yan. Hingil naman sa grandstanding na sinasabi nito, "Never I have wanted to grandstand in any of my anything that has to do with my performance on the job. I never grandstand." Ako, galit na galit ako sa mga grandstanding ng mga senador, grandstanding ng mga congressman. Ayoko niyon. Kaya I don't know kung nagra-grandstanding ba ako, pero it was not. Never in my intention na mag-grandstanding ako. Para kay Bato, character assassination ang ginagawa ng kampo ni Gretchen sa kanya. You cannot attack a person through issues. You attack him through his character. So character assassination yung ginagawa nila. Character assassination ang ginagawa nila sa akin para lang to get back at me dahil hirap pa silang lumusot sa issues na kinaroroonan nila ngayon. Samantala, sa latest Instagram post naman ni Gretchen itong Marso 29, hinamon niya si Bato na handa niyang isiwalat ang mga ebidensya niya laban dito. Lalo na sa media, sabihin lamang daw kung saan at kailan. Kalikit ng IG post ang screen grab ng balita mula sa Estaminay. "I am very willing to present evidence to you of my so-called accusation, Bato de Rosa, in the front of media. Time and place? Hurry please," matapang na hamon ni Gretchen. Samantala, wala pang tugon o payag si Bato kaugnay sa hamong ito ni Gretchen. Naunang itinanggay ni Atong ang kanyang pagkakasangkot sa pagkawala ng 34 sabongero. Samantala, pinagtulungan ng mga personalidad na kilalang DDS, ang aktres na si Gretchen Barreto, makaraan itong questionin ang kakayahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang isang mambabatas at bumili ng 85,000 ang halaga ng relo. Video na ipinost sa Facebook ni Ratrat ni John Magno si Gretchen sa sinabi nito na huwag iboto si Bato at nagbabagay ito sa game show at hindi sa Senado. "Hoy Mars, hindi ka namin tinanong kung bakit anong unang gising ko, ibang Richard ang boyfriend mo. Ngayon, biglang si Atong Ang na?" Unang banat ni Magno. "Alam mo, dapat i-defend ko pa siya noong nagsalita yung nanay ng tanga na isasar niya ang buong
Sabong industry if she wins. Pero ngayon, you're gonna question Senator Bato who was just doing his job. Dagdag niya, inisa-isa rin ni Magno ang achievements ni De La Rosa. You didn't even spend time to research his history as a PMA cadet, as a police officer and a senator who won Filipino votes as a top 5 in the last elections. Tapos ngayon, tatanungin mo kung paano niya na-afford yung relo? Supla niya sa actress. Bakit ikaw, Gretchen? How do you afford things in your life? Should I ask who or how? Samantala, sa kanyang Facebook post, tinanong naman ni Sas Aragando Sasot si Gretchen kung ano ang pinagmamalaki nito nga edukasyon na maaaring ipantay sa PhD sa Development Administration ni De La Rosa. Bato De La Rosa has a PhD. Miss Gretchen, ano pong tinapos ninyo? Ani ni Sasot. Dahil sa isyu na sunod-sunod na pagkawala ng mga sabongero, nitong nagdaang mga buwan, naghain ng resolusyon si Bato De La Rosa na suspindihin ang multi-billion peso E-Sabong operation at ito ay sinang-ayunan at nilagdaan ng 23 iba pang mga senador ayon sa kanya. Marami pang nasiraan ng bait, may nabuwang, may nagpakamatay, may pulis ng hold-up, nagnakaw dahil nalulong sa E-Sabong. Nabalita rin may isang inang nagbenta ng kanyang anak, mabayaran lang ang utang dahil sa E-Sabong. Samantala, pagkatapos ng kanyang kahilingan sa pagpapahinto nito, ibinasura naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahilingan niyang ito. Kilalang magkaibigan at magkaalyado ang mga ito bago pa man naging Pangulo si Pangulong Duterte. Kaya naman sa kanyang panayam sa radyo DWIC, sinabi ni De La Rosa na chairman ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee na may sariling dahilan ang Pangulo kung bakit hindi niya sinuspindi ang E-Sabong. Hindi masamang loob ko, aniya, but we can't do anything except to plead for the temporary suspension of the E-Sabong operation. Dagdag nito, ang pansamantalang suspensyon ay magkakabisa kapag matapos ng committee ang pagsisiyasat sa nawawalang 34 na sabongero. Sinabi din ni De La Rosa na bihirang pagkakataon ito kung saan nakikisa ang mga senador mula sa majority at minority bloc sa paghiling sa Pangulo na pang-utos sa pagsususpende ng E-Sabong operation. Sinabi ng kalyado sa politika na Duterte na naiintindihan niya ang posisyon ng Pangulo kung saan ang gobyerno ay magkakaroon ng malaking kita sa E-Sabong license para tustusan ang mga programang tinatamaan ng kasalukuyang COVID-19 pandemic at mataas na presyo ng mga produktong langis na bunsod na patuloy na hidwaan ng Russia at Ukraine. Pero may masamang loob ako sa pangyayaring caused by the highly addictive E-Sabong for gambling that lead to the abduction of 34 sabongeros, ani ni De La Rosa. We stand by our resolution, dagdag niya. Sinusuportaan ni De La Rosa ang mungkahin ni presidential candidate Senator Panfilo Lacson na ang 24/7 operation ng E-Sabong ay dapat limitahan lamang sa 12 oras sa isang araw. If it can't be stopped, the frequency should be minimized to avoid addiction of gamblers, sabi ng senador. Ang tinutukoy ng dating hepe ng Philippine National Police kung PNP ay isang ina na nagbebenta ng kanyang anak para mabayaran ang kanyang utang sa pagsusugal, mga pagpapakamatay ng mga kunlararongs na baon sa utang at mga pulis na gumagawa ng krimen. Ipinagpatuloy ng Committee na De La Rosa ang pagdinig nito sa Lunes na umaga na may posibleng pagharap sa pagitan ni Charlie o Atong Ang, kasama ang iba pang mga lisensyadong E-Sabong matapos sabihin nito na mayroong sabwatan ang kanyang mga karibal para ibagsak siya. Inamin ni ang kanyang kumpanya Lucky 8 ay kumikita ng 1 billion hanggang 2 billion bawat araw at kumikita siya ng humigit kumulang 3 billion kada buwan mula sa kanyang mga operasyon sa pagsusugal. Don't forget to like, share, and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.